ito nga pala yung gusto kong i-compare itong sasakyang ito doon sa mga sasakyang nakikita ko doon sa diyan sa atin sa Pilipinas, yung Ford Everest 2020 by Turbo. Nakita ko kasi yung mga function niya at sabi ko nga matagal nang uso yung mga function na yun din sa lugar kung saan na ako naroroon. Ito yung Ford G-Max 2013 kung di ako nagkakamali. Ito yung figura niya sa huli, yung mga tail lights niya. Ang measure ng kanyang gulong is 215 by 50, ang magwheels niya ay 17. Okay, pasukin natin itong loob kung ano bang meron kay G-Max kung ikukumpara natin doon sa Ford Everest SUV 2020 yan sa Pilipinas na nakita ko. So simulan natin kung ano ba yung meron sa SUV Ford Everest at dito sa Ford G-Max na gamit kong sasakyan. Okay, and dito na ako sa loob ng sasakyan. Una, yung Ford Everest SUV 2020 by Turbo, meron siyang mga control dito sa side driver. Ito yung pindutan para tiklupin ang side mirror. So pipindutin ko siya at ayan, sasara siya. Tapos pipindutin ko ulit siya. Ayun. Itong mga pindutang ito is control ng auto lock para hindi mabuksan, may mga kasama kang bata, hindi niya mabuksan ang pinto habang nananakbo kayo or bintana. So ikaw lamang ang may control ng lahat. So ito yung master control. Ito naman yung control ng mga bintana sa hulihan kaliwa, hulihan kanan, at ito naman yung sa unahan kanan at unahan kaliwa. At ito naman yung kung paano mo kukontrolin ang side mirror. Halimbawa, umuulan siya. So yung kanan, pipindutin mo lang siyang, oh, yung kanan, gusto mong kontrolin, pipindutin siya pa ganon. Tapos ito na yung control. Pabuka, patiklop, pataas, pababa. Kung yun namang mga kabilang side mirror, so is ganun din. Ayan. Punta naman tayo dun sa harap. Meron siyang bali yung computer control niya is ito yung mga pinakang cursor niya, and then ganun din sa kabila. At ito namang mga pindutang ito is para makontrol mo yung bilis. Halimbawa, sa long drive ka, tinatamad kang mag tapak yung mga paa-paa mo sa silinyador, so sa clutch. So gagamitin mo itong cruise control. Pwede mong gamitin itong limiter kung gusto mo ang takbo ay maximum 120, hanggang doon lang siya. Kahit tapakan mo naman ang silinyador, hindi siya bibilis ng hihigit pa sa 120. Pwede mo rin siyang i-cancel, pwede mo siyang iset. Pwede mo namang iset lamang siya ng ang takbo ay 120, so magmamanubela ka na lang. Naka-maintain siya ng 120, o depende sa'yo kung anong bilis o velocity ang iyong gusto. At ito namang kabilang mga pindutan is nakakonek siya sa iyong telepono, kung ikaw man ay Android or iOS, Apple o Samsung or what. So ito yung pwede mo siyang sagutin, pwede mo patayin. Tapos ito yung mga volume ng kung mo malakas, kung mga mahina. Ganun din, kontrolado din ito yung volume ng radyo. At ito nga palang sasaking ito is command control. Ating subukan kung anong magiging reaction kung kontrolin natin sa command. Magsasalita siya at iintayin kanyang, tatanungin kanya. Dispositivo, prego. Dopo il segnale acustico, selezionare per favore telefono, radio, lettore CD, climatizzatore o dispositivo esterno. Climatizzatore. Climatizzatore. Automodo. Automodo. Ayan. Oh, umilaw na siya.
Tapos, aandar siya yung aircon. So, hindi mo na kailangan siyang pindutin. Makokontrol mo lang siya ng boses. Kung papatayin mo rin naman siya, ganun din ang magiging sistema niya. Dispositivo, prego. Spegni. Tapos, ito nga pala, wala siyang susi. O ito, yung susian. May taklob siya at ito bali yung gagamitin mo. Start and stop siya. Ito lang yung patayan. Ito rin yung buhayan. So, pagdating nga pala sa aircon, ito naman yung mga control niya. Automatic, gusto mo manual. O kung gusto mo, ito yung manual ng fan. Or kung gusto mo naman, halimbawa, ito yung mga... Ano nga pala... Guys, itong sasakyang ito is kapag pinindot mo itong pulsanting ito, so yung bubog hindi siya kakapitan ng yelo. As in din sa lugar kung saan ako naroroon, umuulan siya ng yelo. O kahit hindi umulan ng yelo, kapag gabi, iniwan mo yung sasakyan sa parkingan. So sa umaga, tutong-tutong yan lahat. Kapit-kapit yan sa yelo. So kapag in-start mo yung sasakyan, so utay-utay na matutunaw niya yung yelo. So ibang klase ang bubog kasi nito. Kung ating titingnan is para siyang may mga filament wire na maliliit siya. Ayun. Ano pa ito? Kung yung sa Ford Everest ay mayroong power lock, mayroon din ito. Ito, pipindutin mo siya, narin siya na on, off. Yan, nandyan lang ang ano niya, yung sa hazard o yung sa telepono. Kung pipindutin mo ang telepono, magdadial ka o pwede mong by voice command. For example, calling Amore o calling Richard, calling Rommel o calling... Pag sinabi mo yung pangalan yun, is ikukuman ka niya. Tatawagin niyo yung mga pangalan na sinabi mo. Kaya lang, kailangan naka-store sa telepono mo at same time naka-connect by Bluetooth sa system nitong sasakyan. Ito yung telepono mo. About aircon naman, ito yung mga vent niya. Ganun din dito sa harap, ito sa loob. Tanong nga pala guys, itong sasakyan ito is 6 speed manual transmission siya. At ang motor niya ay 1600s. Ayan, kung ikumpara natin doon sa Viturbo ng Ford Everest SUV is ang motor nun is 2000s. So malaki naman ang kahanong kasi mataas yon. And then ito naman is monobolume. Parang ang laki nito ay ganun din kalaki yung kahan niya, kaluwang. Ganun din siya kaluwang yung mga upuan niya. Kaya lang mataas ang kasanang SUV. Ito naman yung armrest niya. Ayan, pwede, pag binuklat mo siya, mayroon diyang sa loob na rep na maliit. Pwede kang maglagay ng mga soft drinks or another food na kumbawin nyo. At mayroon din diyang output ng USB at saka ng auxiliary. Ayan, mayroon din. At dun sa loob nito is mayroon ding isa dun sa loob at saka sa kabila nun. Ayan, ito nga pala yung mga lagay ng mga gamit, kung ano man yung mga gamit mong pwedeng ilagay. Ayan. Ayan, about naman sa ilaw o yung headlight. So mayroon siyang control na pag nilagay mo siya sa automatic, wala ka nang pipindutin, sakay ka lang ng sakay. Kagaya nga ng sasakyan ito, wala siyang susi. So pag nasa bulsa mo yung remote control niya, so makukontrol mong papasok ka, magbubukas yung pinto, tapos ilalak mo within. Mamaya papakita ko po sa inyo kung paano ito ilalak. Ito nga pala yung control ng fog light, tapos ito yung fog tail light, tapos ito yung automatic, gusto mo manual, ganyan, patayin mo. Pero ako nilagay ko na yan sa automatic para wala na akong gagalawin. Ayan. Sa taas naman, ayan, mayroon tayo ditong control. Itong dalawang butas ito magkabila is microphone and sensor. Halimbawa, i-double click mo yung remote control is automatic siyang naka-alarm. Kapag mayroong gumalaw sa loob or nagbukas ang makina, so magbubusin na ng bubusin yun at iilaw ng iilaw. Walang tigil siya hanggat hindi mo ini-unlock. So, ayun. At mayroon siyang lagay ng Ray-Ban dito. Ayan, mayroon siyang Ray-Ban dyan. Ganon din, mayroon siyang
Nasa na yun. Ayan, meron siyang center mirror na maliit para kita mo siya lahat sa likod. At ganoon din, ito merong ayan, mayroon automatic lock siya. Katulad din dito sa kabila, parehas din. Ayan. Ganoon din yung sa Ford Everest. At ito yung mga ilaw para siyang ilaw ng aeroplano. Ayan. Pindot mo yan. Patayin mo siya. Oh, ganoon din din sa kabila. Single or pindutin mo lahat. Ayan. Konektado yan dun sa likod. Kapag pinindot mo yung pindutan dito is yun, iilaw siya. Patayin mo dito. Ayan, kontrolado. Pero mayroon din siyang kanyang switch doon. Kung gusto nung nasa likod, patayin or buhayin siyang masusunod. Okay, paanda rin naman natin ang kanyang motor. Nga pala, itong sasakyang ito is kamukha nga na sinabi ko sa inyo kanina, wala itong susi. So, ito ay start and stop. I-force mo lang itong button nito. And then, apakan mo at the same time yung clutch. And then, i-force mo yung button na to is, ayun, umandar na siya. At ito nga pala guys, sasakyang ito is, naka built-in na rin ang navigator. Ayan, pwede mong i-navigate by voice control o pwede mong i-manual. At ano nga pala, mayroon ito guys na sunroof. Pag pinindot mo tong pindutang ito is ayan, makikita nyo is ayun, bumubukas siya. Ayan, bumubukas siya. And then, pindutin mo ulit yung kung gusto mong sarduhan is, ayan, sasara siya. So, ganun din sa Ford Everest na nakita ko nga doon sa atin. Okay, punta naman tayo dito sa likuran. Meron siyang bukasan o sarahan ng kanyang bintana. Pwede mo siyang kontrolin dito. So, ito nga pala ay one touch lamang, magsasara na siya ng kanya. At ganun din, one touch din lang, sasara o magbubukas din siya ng kanya. Meron nga pala siya ditong tweeter. Ito yung speaker na yan. Ganon din sa kabila, meron siyang tweeter. Ganon din yung speaker niya. Rear center aircon niya is ito. Kung gusto mo, buksan mo siya o sara mo. And then, piliin mo kung saan mo siya bubugay sa taas sa baba. At meron din siyang outlet dito na 12 volts. About the space naman, ito makikita nyo yung tuhod kung gaano pa kalayo. Ayan. For example, may gusto nyong magmerienda, meron siyang parang lamisang maliit, which is lagayan siya ng soft drinks, yung mga nabububo may sabaw. Ito meron siyang parang sa aeroplano. Ayan. Pwede mo siyang itago. Tapos meron kang parang bulsa dito, lagay ng mga purpose na kanya sa likod is ito yung mga seatbelt. Ayan. Ito yung seatbelt nya, center passenger seatbelt dito sa upuan sa likuran. Ayan. Kung tawagin ay yung pinakang compartment niya. So maluwang at malaki ang compartment yan. Ang tutusin nga, lagyan ng dalawang bangkong maliit sa likod, kasi ang dalawang bata ang magiging 7-seater siya. Pero itong tipo ng sasakyan ito, meron naman siyang talagang 7-seaters. Kaya lang, hindi ko yun siyang binili dahil lang total, apat lang naman kami. Akala ko, parehas na kung ano dito, ganun din doon, hindi pala. Kung ating papansinin, ngayon lang lumabas dun yung ganong type ng mga pagka-high-tech ng sasakyan, which is dito sa Europa, napakatagal na. Halos 10 years na siya. So medyo late tayo ng konti. Ganun pa man okay lang. Ayun. Tinamang talakayin about sa motor nito. Ito nga pala is 100 kilometers is depende sa 5 to 6 liters ng diesel. Diesel nga pala ang sasakyang ito. Napakatipid niya. Ang aircon nito napakalakas. Okay. Lumabas naman ako at titingnan natin yung likuran. Mayroon ditong ilaw. Ganon din dito sa kabila. And then mayroon po tayo ditong
saksakan ng ganun din, kung may charge ka or merong kang cooler na 12 volts kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina. So ito nga pala yung adjustan ng upuan, kung itataas mo or ibababa mo. O manual siya, naka-manual, hindi siya naka-automatic kasi minsan mo lang naman ginagalaw yan. So inutili kung bibili ka ng automatic tapos babayaran mo, bihira mo naman gamitin. Maging practical na lang tayo. Ito nga pala yung pintuan kung paano siya isasara. So pipindutin mo lang, ituto mo lang yung fingerprint mo dito. Ayan, ayan, sasara na siya. Ayun, nakita nyo, ito yung pala tandaan na siya nakasara, nakatiklop yung side mirror. So kung ang gaganito ko yung kamay ko is bubukas yan. Ayan, okay. Kung tawag dito, kung pipindutin ko naman siya, tingnan natin yung side mirror ko, ano mangyayari, saka iilaw yan. Okay, ayun, ayan, yan yung open and lock ng door niya. About naman guys sa engine, eto binuksan ko na, medyo madumi kasi nga dito sa lugar kung saan ako naroroon, ito nga pala isa Italy, ay gamit lang ng gamit, pasok sa sasakyan, paandar, takbo, ganun lang, hindi na tinitingnan kung hindi ka mukha sa atin kasi nga bago nga yung sasakyan, so lagi tayong tiwalang tiwala kaya hindi na natin gaano chinecheck. Eto ngayon binuksan ko, nako mami, ang libag na niya. Ayan oh, ito yung motor niya, ito yung turbo niya, ito yung turbo diesel niya tinatawag, yung sabi nga ay TDCI, diesel circuit injection ulo. So hindi ko alam kung anong tamang tawag doon, Duratorg TDCI. Ayan, kung mapapansin natin guys, ang sasakyan ito is, ang unahan is punong-puno ng makina. Wala siyang space na kung mapapansin natin. Hindi ka mukha ng ibang sasakyan, makikita natin na parang ang liit ng motor, parang luag na luag. So dito punong-puno siya, parang hindi na siya mahulugan ng karayom, sabi nga. Ayan, isasara na natin ang maduming motor. Matagal na kasi ito eh, pero bagong-bago pa siya. Ako lang naman ang gumagamit ito. Ito yung pala yung fog light niya. At may isa pa akong napaka-importante na hindi po nasabi sa inyo. Kung makapansin po yung mga sensor na yan, is ano siya, sensor ng automatic parking. Ayan. Ito. Susubukan natin ngayon kung gumagana pa ba yung automatic parking ng sasakyan ito. At ito, naka-set na siya. At ito, inalpasan ko na yung manubela niya. Ating susubukan kung active, hindi ba, tagal ko na hindi nagagamit kasi itong sasakyan ito ay nagpa-park siya ng dasolo, nagpa-park na mag-isa. Ayan mga guys, ito umiikot lang manubela niya ng mag-isa. At ayan, makikita natin ito, pinipinahan niya yung kotse dun sa unahan. Ayan, okay, ayun, pwede po pala. Guys, ito yung makabagong teknolohiya ngayon ng mga sasakyan. Ang mapapansin naman natin na nakakapagtaka, pumipilot ng kusa yung kanyang manubela. Parang may isip. Yun lang guys, at gusto ko lang ikumpara ang sasakyan ito dun sa sasakyan na nagustuhan ko na nasa Pilipinas, yung Ford Everest White Turbo. About a wiper naman, ano nga pala guys, ang sasakyan ito is automatic. Ito yung sensor niya sa satellite. Kung sinasabi niya kung ang daan is malubak, sasabihin niya kung ang daan ay may yelo, sasabihin niya kung ang daan is may tumatawid ng mga hayop, sasabihin niya kung ang daan is sigsag. Ito yung kagalingan ng kanyang sensor satellite. At the same time, kapag yung sensor na yan is nabasa, automatic na yung wiper niya is pupunas siya. Depende sa dami ng tubig na tutulusan niya. Kapag maraming tubig is mabilis yung punas niya. Kapag kunti lang yung tubig is kunti rin lang yung punas niya. Ito naman yung control ng kanyang wiper. Ayun, tingnan na, makikita natin. So ganun din sa Ford Everest by Turbo. Pares na pareha siya ng function.
wala siyang ipinag-iba. So nalilipat lang ng mga pwesto pero iisa ang kanyang pangsyon, walang pinag-iba. So at saka yung Viterbo, kung mapapansin natin, is yung kanyang speed is 200. So ito, ang speed niya ay 240. Ito siya, 6,000 ang RPM niya. Sa Ford Everest is, kung di ako nagkakamali, yung 4x4 is 5,000 at yung 4x2 is wala siyang 4,300 kung di ako nagkakamali. Itong sasakyan ito, program nga pala siya ng European. So napakabibilis po dito ng dinin ng sasakyan. Talagang magugulat po kayo sa bibilis ng sasakyan dito. Hindi kamukha sa atin. Palibasa, wala naman tayong malawak at mas magandang daan, kaya ipinrogram din ng nababagay lamang kung saan yung sasakyan dadalhin. Yung manubela niya is ayan, ito yung pag tinupan mo to pababa, so pwede mo siyang itaas. Ayan, pwede mo siyang ibaba, itaas, pwede mo siyang hugutin, pwede mong ibaba, itaas. Ayan. Ayan yung kontrol niya. Depende kung gaano kalaki yung magmamaneho, kung mapandak ba siya or matangkad o pwede mo po siyang pwede siya nating isunod kung ano yung taas ng magmamaneho. Babalikan ko muli yung upuan sa uli. Ayan, ito yung gitna. Ayan, baka ano niya. Makita na naman ang libag. Nakakahiya sa mga manonood. Ayun. Okay. Ayun. Ayun lamang po at ano pa bang meron? Ito nga pala yung kanyang remote control. Ito, kung paano mo siya halimbawa, bubuksan mo yung likodan. So, pipindutin mo lang ito. Start. Ito nga palang hill start na ito. Halimbawa, hindi ka gaano marunong mag-drive. So, nakabitin ka sa ahonin. Nag-neutral ka. So, pagpasok mo rin ng primera, hindi ka mamamatayan. Hindi ka rin aatras kahit bago kang magmaneho. Yan yung function ng tinatawag na yan. Yung hill start na tinatawag na yan. Yan yung okay ko para okay lang. Ito naman yung mga ilaw niya. Nadidetect niya kung uulan, kung masama ang panahon, yung rain light na yan, ambient light. Ayan, ito naman yung kung madilim, inireko sa automatic, yung ilaw. Sabi ko nga sa inyo, ang ilaw nito is mamamatay na kanya, mabubuhay na kanya, ganun. Pag nakaramdam siya ng dilim, pumasok sa tunnel, so nabubuhay siya na kanya, namamatay din siya na kanya. Nakabuhay po ang kanyang makina. At kung mapapansin natin talagang napakaganda pa ng kanyang minor. Mapapansin natin yung RPM niya, walang kagalaw-galaw. Hindi kamukha kapag kami yung may tama na motor, medyo loss compression na or may sabi nga ay may mga bagay na hindi naayos, is yan ay nangingilig. Napaka okay pa ng sasakyan ito, napakahaba pang gamitan. Okay, thanks for watching this video mga ka-Wi-Fi. At kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo kaligtaang i-like, i-share, at i-subscribe nyo na rin ang Munti Kong channel. At ganun din, kung nagustuhan nyo na o napili nyo na ang gusto nyong kotse, bumili na kayo. Ayan. Hanggang sa muli. And God bless all. God bless sa inyong lahat.